na dekada na ang nakalipas nung nagkaroon ng first love si Lola Avelina. Yun nga lang, ginos daw siya nito, si Guillermo. Ang tanong ngayon, magkaroon pa kaya ng closure ang kanilang naunsyaming love story? Naaalala mo pa ba ang iyong first love? Ang 85 anyos na si Lola Avelina, 6 na dekada man na ang lumipas, lagi pa rin daw niyang naiisip ngayon ang kanyang unang pag-ibig, ang una niyang nobyo na si Guillermo. Magtipuno, dahil nagbuboksing siya, matangos din ang ilong, maano din ang mata, mapungay din. Siya palang lalaking nagsabi sa akin na mahal niya ako. Pero ang iniirog niyang si Guillermo, ginost daw siya o bigla na lang naglaho. Kaya si Lola Avelina, magpahangga ngayon, naghahanap pa rin ng closure. Minsan na napapanaginipan ko siya, "Uy, ang daya mo, sabi mo walang iwanan, ba't mo ako iniwan, hindi ka malang nagpaalam." Galing pa rin ako. Makikita pa kaya ni Lola ang kanyang totga o ang kanyang the one that got away? Dekada 50 mula Tarla, lumuwas pa Maynila ang nooy 17 anyos na si Avelina para maging kasambahay. Doon niya nakilala ang 18 anyos na amateur boxer noon, si Guillermo. Kung kontrabaho ni Guillermo ay construction worker. Noong una pa lang ho, sabi niya, "Pwede ba kitang ligawan?" Sabi ko, "Wala bang magagalit?" Sabi ng ganun. Sabi ko, "Wala naman." Kung minsan ho, sumusulat siya, kung minsan tumatawag, medyo kinilig din ako, natuwa. Ganun. Sa kanya ko narinig ang pagmamahal. Ano ba naman? Madalas daw nilang tambayan noon ang Rojas Boulevard. Uupo kami doon sa tabing dagat. Taon nang lumipas bago naging kami. Sinabi ko lang naman, "Ano ngayon? Tayo na ba?" Sabi ko, "Oo." Pagmamayabang. Siya humahalik sa lip, sa pisngi lang. Dadampian ka lang parang bata. Kung minsan napapag-usapan namin na magpamilya na kami, pero hindi raw kami maaaring mabuhay sa pagmamahal lang. Kaya magtrabaho muna siya. Pero si Avelina may natuklasan sa kanyang pamangkin. Eh, sabi niya, "Ay naku pala, ang bait-bait pala ng boyfriend mo." Nagpunta siya dito. Ginawa ako ng project ko sa school. Doon ako kinutuban na pumunta ako doon. Tama-tama pagpasok ko doon sa gate nila, lalabas naman siya. Hindi niya ihingarap sa akin yung mukha niya, nakayuko. Nagalit ako, nablang ko ang isip ko. Na-try niya magtinawagan ako, pero sinasabi ko doon sa sumasagot sa phone na sabi niya wala ako. Hanggang doon na lang ko na nakita. Umuwi ng Tarlac si Avelina. Humanap ng rebound. Nanghihinayang, pero nag-asawa agad ako eh. Doon ko na ibuhos ang sama ng loob ko. Nagkaroon siya ng 9 na anak at naninirahan na ngayon sa Isabela. Masaya ako na sa panganak ko, pero yung naging asawa ko, hindi ko alam kung masaya ako o hindi. Ganito rin kaya ang buhay ko pagka si Guillermo naging asawa ko. Hanggang taong 2017, si Lola Avelina na biyuda. Dito na raw niya madalas napapanaginipan si Guillermo. "Uy, ang daya mo, sabi mo walang iwanan, ba't mo ako iniwan?" Pero nung tumagal-tagal na naiisip ko, bakit kaya iniwan ko? Sabi naman nung anak kong isa, "Pag nandyan na siya, anong gagawin niyo?" Sabi ko, "Tatakbo ako at yayakapin ko isa." Dito sa Malate sa Maynila, natunton ng aming team ang first love ni Lola Avelina.
ang ngayon 86 anyos na na si Lolo Guillermo. Tay, kilala niyo po ba si Avelina Gambala? Opo, opo. Kilala ko po. Tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw. Tuwing daan sa harap mo, puso ko'y dumudungaw. Talagang amateur boxer ako. Siya ang aking inspirasyon. Kahit na sino pa yung kaharap ko, sa tingin ko napakaliit para sa akin. Bagamat marami raw siya noong natipuhan, kay Avelina lang daw na knock out ang kanyang puso. Mapagmahal siya sa akin, tinitumbasan ko naman yung pagmamahal. Sa katunayan nga, kung kami kakain, halos isang kutsara lang yung aming ginagamit. Subuan ko siya, subuan niya ako. Marati ko sinasabi sa kanya, I love you, the first of my life. Talagang in love ako sa kanya. Sa katunayan nga, hindi ko siya ginawa ng anumang kahalayan. Paborito kong bulaklak ang sampagita. Tuwing maamoy ko yung sampagita, dadapo sa akin, naalala ko siya. Siya yung aking nalalanghap. Gusto ko siyang iharap sa dambana na malinis. Parang anghel. Pero ang kanilang apat na taong relasyon, nagkalamat. Nagkaroon kami ng hindi na pagkakaintindihan. Hindi ko nakatuluyan yung pinagdududahan niya. Dahil siya lang yung aking mahal. Kung meron mang iba, hindi ko sadya yun. Nakasalubong ko siya. Sinabi ko sa sarili ko, ayaw na siya sa akin. Nawalan kami ng contact. Sabi ko lang sa sarili ko, hihintayin ko yung mga pagkakataon na magkita pa tayo ngayon. Parati ko siyang tinatanong sa aking damdamin, asang kaabilin. Lagi siya parating nasa isip ko. Tapos, hindi nga lang kami nagkaroon na ng pagkakataon, magkita pang muli. Naging maramot sa amin ng pagkakataon. Hanggang si Guillermo, nakapag-asawa at nagkaroon ng anim na anak. Naging maunlad naman yung aming kabuhayan. Buhay ko, inilaan ko rin sa may bahay ko. Pero si Lolo Guillermo, maagang nabiyudo nung namatay sa diabetes ang kanyang misis. Magpahanggang ngayon, binabagabag pa rin daw si Lolo Guillermo ng kanyang konsensya sa nagawa niya noon kay Avelina. Ang unang-unang sasabihin ko sa kanya, patawad sa aking mga nagawang pagkakamali. Kung mapapatawad mo ako, papapatuloy natin yung nawaglit natin pagmamahal. Yan naman talaga ang batas. Habang may buhay, may pagmamahal. May pag-ibig. Dahil sa kanilang mga edad at sa tumataas na mga kaso ng COVID-19, minabuti na lang ng aming team na pagtagpuin si Lola Avelina at Lolo Guillermo sa video call para once and for all sabihin na nila ang nilalaman ng kanilang mga damdamin na kinimkim nila sa loob ng mahigit 6 na dekada. Helen, ikaw ba yan? Oo nga, ikaw ba yan? Ba't ang taba mo rin pala? Hindi, okay lang. Ano, kamusta ka na, Helen? Ito, nagaantay ng kamatayan. wag mo sa ibigin niyo. Meron ka ba pinagsilosan? Yung bahay na pinuntahan ko noon na nandun ka, nakadukot ka sa bulsa mo, tapos yung humuloko ka, hindi ka lumingon sa akin na nagsalubong tayo. Sinubukan ko siya ipagtanong, hanapin, pero hindi ko na siya nakita. May asawa ka ba? Ngayon? Ah, wala. Nabiyudo na ako. Kailan pa yon? Mga 20 years ago. Ako, biyudo na rin ako nung ano lang, 4 taon pa lang. Kung halimbawa, biyuda ka na, wala ka ng pananagutan, eh kung sabihin ko sa'yo, buhayin natin muli yung ating pag-ibig. Naku, matanda na tayo, hindi na, wag na. Hindi na ako nakakalakad. Hindi ka na nakakalakad? Hindi, masakit ang mga tuhod ko. Gagawa ako ng paraan para makalakad ka. Ang hindi alam ni Lola Avelina, may ipinadalang regalo si Lolo Guillermo pa Isabela, ang paborito niyang bulaklak na sampagita. Diyan sa kahon na yan, sa yung laman niya,
Nandiyan lahat yung ating mga laala. At dahil wala na rin na itabing larawan ni Lolo Guillermo si Lola Avelina, pinadalhan din niya ito ng litrato na may nakasulat pang dedication. I love you. I'll care for you till we meet again. I will wait for your response. I love you very much. Di simple, sasagutin ko na lang ng kuna. I love you na rin. Dilen, ang sampagitan yan na inahandog ko sa iyo ay walang kupas at walang mantsa. Maraming salamat. I love you. Salamat din. I love you din. Para bigyang buhay ang luma nilang litrato, ginamitan namin ito ng nauuso ngayong app kung saan ang mga lumang litrato. Aba, gumagalaw! Buhay na buhay! Muling nabuhay yung namatay kong pag-ibig sa kanya. Pero ngayon, nakikita ko, mahal na mahal ko pa siya. Pero mga 18-19 bang langit na? 18-19 siya yan. Maligaya ako, masaya ako, napawi ang aking kalungkutan nung makita ko si Belen. Belen, sa laot ng namibigati kong pag-asa sa buhay, ay pinagsikapan kong kwintas-kwintasin ang mga pigati at himoto upang maipahiwatig sa iyo ang isang pusong nagmamahal ng taimtim at tugas. Wala kang pagsasabihan ng ganyan kung hindi kita hinanap. Ito yan. Tumayo kong ganyan. Tingnan mo akong mabuti. Itong inihahandog ko sa iyo. Inihahandog mo sa akin. Bon, di ba turo na sa akin yun? Sinasalo. Sa ilalim ng araw. Sa pisgi, tsaka sa noo. Yung huli, ang pinakamatamis. Inihahandog ko sa labi mo. Nako, tamis. Sige, salamat Dilen. Bye-bye. I love you. Bye-bye. First love never dies. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.